Being the most successful Asia novela of 2009, i-share ko sa inyo ang ilan sa mga happenings ng 137 shooting days ng Boys Over Flowers. October 22, 2008, naganap ang first reading ng cast ng BOF kung saan complete attendance ang lahat. At alam nyo ba, sa pagbuo ng character ng series ay kailangan nilang dumaan sa matinding practice. Ito'y para gawing mas makatotohanan ang kanilang mga roles. November 5, 2008, naganap ang first shooting day ng BOF. The shooting started na may high expectations ang lahat at with a promise na magiging very exciting ang kanilang serye. Ilan sa mga locations na pinuntahan nila to shoot ang Jeju Island sa Korea at ang napakagandang South Pacific destination, ang New Caledonia. December 1, 2008 ay nag-shoot din ang main cast sa Macau para gawing mas luxurious at romantic ang ilang eksena sa series. Kitang-kita na full force ang buong staff at crew ng BOF. At finally, January 5, 2009. Ready na for airing sa Korea ang Boys Over Flowers, kaya naman lahat ay nag-aabang at very excited. Sa kanilang first episode, mataas ang nakuhang rating ng BOF at from time to time ay naging pataas ng pataas ang ratings nito. Kaya naman nagsimula na rin ang BOF mania sa buong Korea. Lahat ng Korean celebrities at showbiz personalities, ginaya ang mga characters ng BOF. At ang cast, di rin mabilang ang TV guestings. Sa tuwing lumalabas ang F4 para sa shoot, libo-libong mga fans ang sumusugod. At dahil na rin sa hectic schedule ng series, di rin maiwasang magkaroon ng ilang aksidente. Dumaan sa car accident ang ilang F4 members at sumunod dito ang matinding car accident ng female lead ng series na si Gum Jandi. Sa ospital kung saan na-admit si Jandi ay dinalaw naman siya ng mga kasamang F4. Nakita namin nung manager ko na may nangyaring car accident. Papunta kami nun sa Seoul pagkatapos ng shooting at pauwi na nga kami nun eh. Nakita namin sila dun sa highway. All out concern and support ang ibinigay ng F4 kay Jandi at nalungkot sila nang malamang nagkaroon ito ng physical at mental trauma pagkatapos ng aksidente. May no visitor sign na nakapaskil sa pintuan ng hospital room ni Jandi. Ito'y dahil kailangan niyang makapagpahinga for a faster recovery. Pagkatapos akong tanggalan ng cast at tahi sa legs ko, noon naman na aksidente si Gum Jandi. Talagang nalungkot ako. Medyo embarrassed pa nga. Kahit sumasakit pa ang legs ko, naka-attend pa ako ng shooting. Pero si Gum Jandi, may sugat siya sa mukha, sa katawan. Her case was really bad. Sana nga hindi niya muna isipin yung shooting eh. Basta magpahinga na lang siya and get well soon. I hope she only thinks of her fast recovery. Mas mahalaga pa rin sa amin ang safety ng bawat isa sa mga staff. Sana maintindihan niyo po ang kalagayan namin ngayon. Ipinapangako po namin na kapag nakapagpahinga na po ang lahat, umasa po kayo na we will do our best to give you a good show. We are sorry and thank you. Up next, isang special interview sa members ng F4. Know more about Jihoo, Woobin, Yijung at Junpyo. Alam ba ninyo na you guys are getting so famous already? Actually, hindi ko yun na-feel until after maipalabas yung episodes 1 and 2. Sa pagbabalik, Boys Over Flowers Finale Special.